All right, Commissioner, sa darating na Lunes, ang Metro Manila in particular ay nasa ilalim na ng General Community Quarantine. Ano ho ba ang policy at paalaala ng Civil Service Commission sa mga empleyado ng pamahalaan, lalong-lalo na sa mga pinuno ng iba't ibang departamento at mga pinuno ng iba't ibang LGU? Okay. Meron ho inisyu ang CSC, ang Commission, MC number 10, Series of 2020. Ang subject po nito ay revised interim guidelines for alternative work arrangements and support mechanisms for workers in the government during the period of state of national emergency due to COVID-19 pandemic. Dito sa MC na ito, nakalaan ang limang alternative work arrangements na pwedeng pagpilian ng ahensya through the head of agency. So, ang unang-una, number one, work from home. Number two, skeleton or skeletal workforce. Number three, 4-day compressed work week. Number four, staggered working hours. And number five, other alternative arrangements. Isa-isahin natin. Sige po. Kailan pwede ang work from home? Ang work from home, ito po ay kung ang area ay placed under ECQ, Enhanced Community Quarantine, by the President. Or, number two, kung ang area ay placed under GCQ, General Community Quarantine, na kung saan ang public transportation ay reduced capacity pa rin at ang physical and social distancing ay required sa workplace. Number three, ito yung ating gustong i-highlight. Those who are 60 years old and above, tapos doon ho sa mga immunodeficient or merong comorbidities or other health risks, or mga buntis, or yung mga empleyado na nakatira o kasama sa bahay, yung mga sinabi ko, senior citizen, immunodeficient, and pregnant women, sila po ang pwedeng mag-work from home. Ito ho yung ano, ito yung parameters para sa work from home. Doon naman po sa skeleton or skeletal workforce, ito, kumbaga, this happened during ECQ and GCQ. The barest minimum, the pinakakonting number na pwedeng patakbuhin yung opisina nyo, skeleton workforce. Highlight natin dito, yung mga taong nag-skeleton workforce during ECQ, ECQ lamang po ha, They are entitled to hazard pay. Qualify natin pa further. Ibang batas, like Magna Carta for Public Health Workers, meron na ho silang dating hazard pay. So, dalawang grupo po ito. Yung isang grupo na noon pa, dahil sa issuances and sa mga batas, may hazard pay, tuloy-tuloy po yung hazard pay nila, whether ECQ, GCQ, because it is in the law, like AFP, TNP, Public Health Workers, at iba pa hong kawangin ng gobyerno because by virtue of a law or issuance may hazard pay sila. Pero, paano yung mga JO or yung mga iba pa nating mga casuals na pinapunta natin as frontline during ECQ? Okay. Sila po ay may sa frontline ha, para tulungan yung mga public health workers or yung mga nasa checkpoint, yung hindi pa lumabas ng guidelines ang IATF. Ano ang guide? Kasi sa checkpoint ngayon, mukhang TNP na. Di ba dati mga barangay tanod, nasamahan ng LGU ng mga tao. Yun ho, sila, o yung nagsatwag, sinutulungan ng ibang empleyado na hindi naman sa sector ng health. Mm-hmm. Yun ho, sila ay entitled sa number one, hazard pay, And number two, special risk allowance over and above sa sweldo nila. Okay. Yung pangatlo pala ito, yung mga pumapasok sa office, kahit hindi frontliner, pero pumasok during ECQ as skeleton workforce, They are entitled to hazard pay. Mm-hmm. Ito ho, under sa skeleton workforce yan. So, number three, 4-day compressed work week. Mm-hmm. Sa batas, we must sa gobyerno render 40 hours of service. That's right.
more or less 8 hours per day. Mm-hmm. Pero sa 4-day compressed work week, ginawa natin 4 na araw lamang. So which means? Yan, which means dapat 10 hours a day. Mm-hmm. Yan yung appreciation natin noon. Dahil sa MC na ito, ang ginawa natin, hindi kailangan ang 10 hours ay nasa opisina ka. Wala namang magta-transact ng alas 6 ng gabi, right, ng alas 7 ng gabi. That's right. Paglabas mo, wala namang sasakyan. That's baka right. May curfew pa yung dadaanan mm-hmm. mo. So the 4-day work week is an option ng head of agency na pwedeng X number of hours in the office and the rest ay work from home. Okay. Yes. Mm-hmm. Para doon sa isang araw niya, pwede pa rin siya mag-transact with other government agencies po kung meron pa siyang ibang errands. Kasi okay. usually, ang day off ng gobyerno, Saturday, Sunday, hindi ka na makakapunta sa ibang government offices. Anyway, so staggered working hours. This month, pwede gawin ng head of agency, example, 7 a.m. to 1 p.m. ang isang shift. Uwi na siya? Depende po. Tapos uuwi na siya? Uwi na siya. The rest, tapos uuwi na siya. Depende ho ito sa nature ng work. So, ang head of agency, mas alam niya ano yung kinakailangan, ano yung need ng ahensya nila if they use staggered working hours. And then, the last one, other alternative work arrangements. Dito po, baka may nakita kaming combination. Yes. I was about to ask, Commissioner, kung pwedeng yung limang modalities, pwedeng a combination of 1, 2, or 3? Yes. We are giving the head of agency that much elbow room and flexibility. You can combine. You may adapt. You may choose. Or you may modify other work arrangements na sa tingin ninyong nakita ninyong meron pang lugar para sa ganito. So let's say, ang isang tao, ang isang batch, ang isang unit, staggered working hours. Pero itong unit na ito, dahil sa trabaho nila, ay doon sila sa work from home kasi research. Or let's say research, pwede ka naman sa internet sa bahay mo. Okay, mag-research ka. Yung iba na naman, pwede mag-compress work week. O yung iba ay, ikaklaruhin ho natin to. Please, to all government heads of agencies who are listening and who are tuned in right now, all those senior citizens, kahit may hika ho or stroke na hindi naman senior citizen, 40 or 50, work from home ho yan sila. O yung mga diabetics po, or yung mga buntis na babae, siyempre wala namang buntis na lalaki, yung mga buntis po, sa bahay po yan sila, wag ho natin papuntahin sa opisina. Is that an absolute policy? Yes po. Kasi we need to protect them kasi sila ho yung vulnerable. Right now, we rely on IATF guidelines and because they are relying on WHO, yung World Health. Yes. So, we need to protect itong grupo na ito, senior citizens, those with comorbidities na hindi senior citizens, yung mga yung mga buntis, and those who are living with this tatlo. Kasi pag-uwi mo, baka nagdala mo yung virus na nandun yung buntis mong misis, o yung lola mong already senior citizen. So maliwanag ho yan. Napakaliwanag. Uulitin ho natin yan, Commissioner, kung tama yung pagkakaunawa ko. One, kung may sakit, empleyadong may sakit. Halimbawa, diabetic, may pneumonia, may ubo, may kung ano-anong klaseng sakit na maliwanag na may sakit. Yung hindi sakit-sakitan lang. At pangalawa, you're saying, kung ang kapamilya naman na nagtatrabaho, halimbawa sa City Hall, siya ay 30 years old, malusog ang pangangatawan, may access sa transportation, pero ang kanyang magulang ay may pneumonia o may sakit, may diabetes. You're saying, itong empleyadong malusog na pwedeng pumasok sa City Hall o sa halimbawa sa isang departamento ng National Government Agency, ay pwede nang wag pumasok para lang wag ma-infect yung may sakit sa bahay? Claro, tama po. Including those who reside with the aforementioned. Okay. That is so, if you look at the parameters, 60 years old, those with immunodeficiency or comorbidities, number 2, number 3, pregnant women, and number 4, including those who reside with the aforementioned. But he has to make a statement, no? She or he has to make a statement
hindi naman kinakailangan siguro ng sworn affidavit. Sasabihin niya lang na ako, si ganito, ang aking ama o ang aking ina o ang aking kapatid na kasama ko sa bahay ay may ganitong sakit. Ako'y humihiling na ako'y huwag nang papasukin at work from home na lang ako. Okay, yes. Kaya nga, dito ho sa MC number 10 na ito, sir, nakalagay ho dito, meron ho tayong, what you call this, guidelines. Mm-hmm. Ang guidelines po nito, dapat yung HR nag-conduct ng health survey sa mga empleyado. Dapat prior to June 1 or kung kaya na sila pinapareport, may health survey na, conduct mm-hmm. of health survey to ensure that all those reporting, meron ho dito sa under sa guidelines, 5.3.3. Okay. So, dapat doon sa survey, kasi magpo-profiling na yung HR na yan, di ba? So, mm-hmm. Tama. Ilang, tama. Name, age, meron ka bang risk, health risk, are you living with blah, 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 then syempre magtitik-tik ka ng box. Dapat ginawa na ng HR yan para maka-profile sa sinong ipapa-work from home at yung trabaho niya, sinong kukuha. And then yung mag-work from home, bibigyan ho natin ng trabaho na good for 40 working hours mm-hmm. and accomplishment reports to be submitted weekly. Weekly. Or weekly. It has to be weekly. It has to be weekly. Meron ho dito ang weekly or depende na ho sa inyong daily. Ito ho, 5.7. Agencies shall adopt a monitoring mechanism. Mm-hmm. Such as lang po, a submission of daily, weekly accomplishment reports during the implementation of the alternative work arrangements to ensure that public service delivery is not prejudiced. Hindi ho ibig sabihin pag work from home kayo, maganda nga kung meron kayong grupo, di ba? Yung parang chat group. Now, 8 a.m. So alam nyo lang, dapat din, during working hours, you are on call, you are on the buy, you are ready to accept calls or text messages from the public, mm-hmm. from your head of agency, from your supervisor. Mm-hmm. Yun po. Parang sa private sector ho, DZRH, for instance, halimbawa, dito sa DZRH, sabang tayo ho ay nag-uusap, si Lizelle Onse nasa bahay, nagtitweet live. Kung anong sinasabi ho ninyo, tinitweet niya yon live sa DZRH, pero work from home ho siya. Si Lizelle din, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, siya rin ang gumagawa ng balita para sa mga programa, pero nasa bahay siya. Meron lang isang mechanism dito kung paano niya ibabato yung balitang yon, pati na yung mga voice clip, halimbawa voice clip ni Commissioner Lizada, hahati-hatiin niya yon at sasabihin niya dito yan sa programa ito. So ganito sa private sector, you're saying dapat ginagawa na rin ito ng gobyerno ngayon? Opo. Kasi we need to be accountable. While CSE naghahanap po ng paraan to protect its working force, we're talking about 1.9 government officials and employees. That's the inventory, latest inventory. 1.9 na pala ho, ano? 1.9 na pala. Dati ang alam ko 1.3 lang, ngayon 1.9 na pala. And we're covering a total number of agencies ng 701. All right. 701. Commissioner, I'll give you yes. A very concrete example na pinag-usapan namin kanina ni Attorney Ariel Anton at yung napag-usapan namin, tomorrow ay, sa darating Lunes, June 1, magbubukas na ang LRT, MRT, Line 1, Line 2, PNR, pati na ang yung EDSA, merong dedicated buses na magpa-ply. Pero, paano ho yan? Ako ay isang empleyado halimbawa ng Department of, say, Energy. Ang Department of Energy, PESA, ay nasa BGC, Bonifacio. Pero ako ay nakatira sa Fairview, walang bus mula sa Fairview patungo ng MRT, Quezon Avenue. Wala rang jeep mula sa Fairview mula hanggang Quezon Avenue. At ako ay isang malusog, wala namang may sakit sa aming bahay. Paano ako makakapagtrabaho? Can I invoke work from home sapagkat walang transportation available? Okay. Kung kayo ho ay government employee, kami ho sa CSC, we are, kasi sa gobyerno, marami ho tayong sasakyan. May mga kotse, may mga van, may mga bus, may mga shuttle, may mga coaster. One of the support mechanisms under item 4 po is
to provide reasonable transportation facilities. Ganito po, no? Gamitin ho natin yung mga sasakyan natin para lesser na yung mga taong magko-commute. Huwag na natin ho isabay yung mga empleyado natin sa commuting public so we can protect them as well as they travel. So, unang-una, gamitin ho natin yung government resources, pick up points to certain areas para sa mga empleyado natin. At kung meron hong ano, at kung meron pong housing quarters, di ba ang iba meron mga dormitories or halls or function halls, they might be able to convert para hindi na pabalik-balik yung empleyado sa bahay nila kung gugustuhin ng empleyado. Regarding ho yung concern doon sa walang masakyan, walang ganito, if you say that pwede ho natin yan siyang work from home because under work from home, nakalagay po dito. Those, if an area is under general community quarantine where public transportation shall operate at a reduced capacity, pwede po. Okay. Yung 50% rule under GCQ, 50% lang yung pwedeng magtrabaho, yung 50% naman ay pwedeng work from home or yung limang binabanggit ninyo. Is that an absolute rule, Commissioner? Hindi naman. No. That's why binibigyan ho natin yung head of agency ng leeway to choose. But a 50% ano, to report from work is good enough kasi ang sinasabi ho natin talaga dito, the long and short of it is lesser people, physical distancing, better. Kasi dapat inaayos din ho natin yung physical layout ng opisina natin. Mm-hmm. Bigyan ko po kayo ng example, like there is one LGU. They converted the gym nila. Okay. As a receiving station, this is LGU of Davao City. Okay. Ang gym nila, there is one gym. Okay. They converted to a receiving station. So, wala nang papasok sa City Hall. Sa City Hall. Oo, doon sila pupunta sa gym as okay. a receiving station. Receiving ng, let's say, building permit, building yes. bureau, city engineers, lahat ho nandoon yes. ang receiving. Mm-hmm. Para makontrol nila yung movement ng mga tao. And then meron physical distancing. So, mm-hmm. yung papasok na lang ho sa City Hall, ay yung may mga talagang ibang pangangailangan other than mm-hmm. receiving. So, these are things that we give to the heads of agencies so they can move around and come up kung ano maganda. Yung 2 weeks, yung 50%, maganda ho yun. Kasi, like, there's one department na yan ho ang in-adapt, the 50%. Mm-hmm. 2 weeks ang 50%, and then the rest of the workforce, 50%, I work from home. Mm-hmm. Team A, kumbaga. Okay. Tapos, switch. The next 2 weeks, si Team B na naman ang magto 2 weeks. At yung Team A, I work from home. Mm-hmm. In doing so, while you achieve physical distancing, you are hitting 2 birds with 1 stone kasi pinapa-quarantine mo na yung right. workforce mm-hmm. nyo. Oh, all right. Ganyan din yung ginawa ho ni Yorme sa kanyang executive order na nilagdaan kahapon. Pagkatapos ho yatang nakonsulta din ho kayo. Oh, all right. Nationwide ho ang broadcast ho natin sa mga radio stations at sa mga himpilan ng radyo sa Kanayunan. You're saying na you're advising local government units to adapt the same. Kung ano ang ginagawa ngayon ng Davao City, i-convert nila yung gym or sports complex adjacent to City Hall or Municipal Hall at doon na ang mga transaksyon at wala nang papasok sa Municipal Hall, malilimitahan na lang ang pagpasok sa Municipal Hall o kaya sa City Hall. Tama ho ba, Commissioner? We are suggesting, but we still leave it to the head of agency. Kagaya nung isa from Region 12, nagtanong, anong pwedeng gawin? So sabi ko, sir, abogado rin ho yung city admin. I'm sure all the LGUs have gyms, have yes. Function hall. So, sabi niya, oo nga, no, it is better that way kasi yung sanitation station nyo, isa na lang, or if you're concentrated doon, di ba? Unlike na kung papasok nyo sa City Hall, ang temperature taking, while it is in front, ang dami nilang lusutan, ang dami nilang madadaanan na tao. Na except that, naman necessary, po. Except that not all LGUs have sports complex adjacent to the Municipal Hall or the City Hall. Medyo ang yung iba, medyo talaga malalayo. Pero maganda ho yung payo na yun. Maganda ho yung pag-i-encourage ho ninyo. Palagay ko ay maraming natutunan ngayon ng ating mga LGU officials sa ating panayam ngayon. Pero ma'am, halimbawa, kung more than 50% ang pinapasok ng mayor o ng department head sa kanyang opisina, may violation ho ba siya dyan? Pwede ho ba siyang kasuhan doon?
Ito nga ho, Sir Valle. The guidance is in MC10. And that's why we say, parati namin in-explain whether you are ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ. Ang nililimitahan lang po, itong lang ng lahat po na ito, it's just the, it's a transition phase, and then temporary measures are relaxed. But the fact is, nandyan pa rin ho yung virus. Inaayos lang ho natin, calibrated yung on the side of CSC, dun sa alternative work arrangement. Huwag nyo hong kasi kung if your room, example, marami ko yung ganito sa gobyerno, sa isang opisina, ang mga lamesa ay dikit-dikit. We cannot afford that at this yes. time. That's why po, bawasan nyo yung lamesa sa isang kwarto and come up with another area na nandoon yung ibang grupo na hindi kailangan na nandyan. Kasi pati sila mismo, they will not be able to comply with the physical distancing due to the limitation of the physical layout ng opisina. So, ingatan kasi if you take the risk, mas maganda ho, it's better to err on the side of caution for when you do this mga physical layout. Kasi kailangan isipin nyo rin po your employees, sila ho yung nagpapatakbo ng it's the oil. We are the oil that runs the whole machinery of government. Yes. If may magkakasakit po, ay nagkakahawaan sila sa isang kwarto, ay paano na ho kayo? If all your teams ay apektado or positive, syempre quarantine. And what happens to your office? It's good nga that you have, maganda ho yung sa inyo, yung sa Manila, like say two weeks, 60%. Yes. At least, meron na kayong team A and team yes. B. It's good kung ganun. So it's better to be on the safer side and then right. later po, then you, as we evolve, then yes. Pagkakaroon natin kung gusto nyo. Okay. Alright. Ma'am, isa pang tanong ho, related dito. Halimbawa ho, ang Manila City Hall has 53 departments. Ang engineering nasa field. Ang Department of Public Services na nangongolekta ng basura nasa field. More than 80%. Yung Manila Health Department nasa front line. 58 health centers nasa labas ho yan. Iba't ibang lugar ang kanilang mga opisina. Yung Manila Traffic Bureau nasa labas din ho yan. That's more than 50% on the field. Pero marami pa ring tao sa City Hall. Ang objective natin, tama ho ba ang pagkakaunawa ko, is not necessarily 50% bawat departamento, but more or less, halimbawa sa City Hall or Municipal Hall, at least mabawasan yung tao roon, regardless kung gaano karami ang na-deploy ninyo sa labas. Tama po ba yun? Tama ho. Correct. Tama ho talaga. We're talking about, kasi kung nasa field ka, hindi naman kayong body-body system na kailangan na, iba-iba naman yung lugar na pinupuntahan ho nila, di ba? Dapat yung nasa field naman, sila ay mag-physical distancing doon sa mga taong makakatransact nila. But what we're saying is, in that area, in the physical structure of Manila City Hall, in the office of the City Engineer's Office, in the City Planning and Development Office, yun ho ang dapat may nating ayusin na hindi ho dapat nagsisiksikan. Kasi, imagine nyo ho kung puno yung, kung the same number of workforce kayo sa inyong opisina, and then may papasok na ibang tao. So, ilan na ho sila sa isang room? And what is your area, what is your floor area? And then meron pang lamesa, tapos meron pang mga cabinet. Eh, so talagang magkakadikit-dikit talaga itong mga tao pag nagtatransact. But if you clear out some areas, hindi ko ganun kadami. Tama ko yung sa inyo, sa field, hindi po. Ito is opisina ang sinasabi ho natin. So. Pamagitan ng memorandum circular ho ninyo, china-challenge ninyo yung bawat department head ng LGU at mga bureau chief, pati na yung mga department heads ng iba't ibang agencies na maging creative para nang sa ganun, yung work from home ay hindi Facebook ang gagawin nila, kung hindi tangible. Mukhang tama ho ba yung nabalitaan ko mula sa inyo na government agencies, bureau chief, department heads, division chief should require their employees to file weekly accomplishment report? Opo. We are saying ha, merong, we are suggesting daily or weekly, basta meron hong accomplishment report.
Kasi ibig sabihin, pag work from home, pinapaya ganito. Sa lahat ng mga nakikinig, wag pag na-work from home ho kayo, wag ho kayo mag-rejoice, aleluya, salamat, makaka-Netflix ako, makaka-ganyan ako. Hindi po. The main consideration why you are working from home, magpasalamat po tayo because it is your health ang aming right. iniisip. Mm. Now, ano ho yung katumbas na pwede niyong gawin para sa gobyerno na nagsisweldo sa inyo, natuloy pa yung mga allowances ninyo, natin, magtrabaho ho tayo ng tapat. That's why dyan na yung lumalabas yung core values na isang public servant. You have to be, it does Section 4, Republic Act 6713, the norms and conduct of public officials and employees. Professionalism, with utmost integrity, kahit saan ho tayo ilagay, hindi ho nadidiminish ang pagka-public servant natin. Whether we are in the house, we serve. We serve how? Depende ho sa sinasabi sa atin ng mga boss natin na kinakailangan yung mga deliverables natin. Hindi porke hindi tayo nakikita ng boss natin, ay pwede na ho kung ano ang gagawin natin. That's why, kami sa CSC, we are suggesting, you designate a workstation in your home. Whether it be at the end of the table, but not in a place where you is supposed to relax. Not in your bed, not in your... That's right. Pwede in a corner sa sala para at least yung mga tao sa bahay nyo, alam niya, pag pumunta na kayo doon, you're working. Work. Tama. Very good. It's work. Oh, tama po. And your frame of mind, it's work. Oh. Sige po, marami kaming napulot na impormasyon at payo sa inyo sa umaging ito, Commissioner Lizada, at dahil dyan, nais naming magpasalamat sa pagpaunlak ninyo na aming makapanayam kayo sa umaging ito. Maraming salamat po. Maraming salamat din, sir. It's good to chat with you. I hope we will do this again next time. We will. Sige po, sir. Sige. Commissioner Aileen Lizada, Civil Service Commission.